na yan ang topic sa halos buong mabang oras sa Senado at mababang kapulungan. Ang pinaka-controversial na importation dahil nga sa mga ginawa ng Sugar Regulatory Board, Sugar Regulatory Administration. So, talagang Department of Agriculture. Grabe itong balitang ito. Talagang maraming magagalit, maraming nakakagalit. At katulad po ng sinabi ko nitong mga nakarang araw, ito, nagkatotoo na. Talagang pating mga senador, pati senador ay naniniwala na na merong kalukuhan ng importation. Merong malaking racket sa importation. Kasi sinabi na mismo ng Senate President Juan Miguel Zubiric, o mas kilalang Senador Mig Zubiric, sa kanyang speech kanina sa Senado, na garapalan at matindi ang nangyayari. Ang alawang iso ito, matindi rin ito. Naku, pati yung ating mga kapatid na Muslim, yung National Commission of Muslim Filipino, mayroon ng official statement. Ayaw nila itong ginagawa at paano pala ni Senador Robin Padilla. Ano ba yun? Sabi nga ni Pimentel, same-sex marriage nga po. Di ba? Ano ba yung SRA? Ito po yung Sugar Regulatory Administration. Ano yung SRB? Sugar Regulatory Board. Okay? Dapat na nga bang mag-resign. O pinag-resign na po. Actually, pinag-resign na ni Senator, Senate President Mig Zubiric sa kanyang speech kanina sa Senado. At alam ba ninyo na napakatindi po ng kanyang expose? Okay? Yung same-sex marriage, ano? Yung parehong kasarian na pwedeng mag-asawa or masama. Yan ho yung sinusulong ni Senador Robin Padilla. Na, by the way, pasintabi na po, si Senador Padilla, isa pong kapatid, isang Muslim, kababayan nating Muslim. Muslim po ito. Pero ngayon, nagulat ako, hindi pala ito sang-ayon o naaayon sa mga paniniwala ng ating mga kapatid na Muslim. Kasi sabi po ng National Commission on Muslim Filipino, hindi nababagay, hindi nila tinatanggap, hindi daw katanggap-tanggap na yung parehong kasarian ay magsama. Na siyang gusto. Kasi yung sinasabi ni Senator Padilla na same-sex civil union, di ba? Binago lang yung pangalan eh. Ha? Same-sex civil union at saka yung same-sex marriage, sabi ni Senador Coco Pimentel, binago lang ang pangalan pero parehas pa rin. Kaya tumututol siya. So, napaka-controversial. Siguradong mainit na tatalakayan ito sa mataas na kapulungan sa Senado at sa Kongreso, baka talakayan din yan. Di ba? Ang lulupit ito mga pinag-uusapan. Well, unahin natin itong SRA, SRB na dapat mag-resign. Alam nyo, nalaman natin na apat lang pala o tatlo. Ang chairman of the board, officially on record, ang chairman of the board ng Sugar Regulatory Board ay secretary ng Department of Agriculture. Ang vice chairman, administrator ng Sugar Regulatory Administration. Pagkatapos yung dalawa na nag-resign na rin, by the way, si Attorney Rolando Beltran, nag-resign na rin. Nag-resign na as member ng board. So, meron pang dalawa. Yung administrator na member ng board at saka yung isa pa ay hindi pa nag-resign. Yan ang pinag-resign ngayon na sinisigaw ng mga senador at mga kongresista. At kanina sa expose ni Senador Zubiric na aking pinakinggan, nagulat ako. Tama yung sinasabi natin isang araw pa at noong nakaraan pa. Maraming kaluhuhan sa importation. Kaya may nagtatry na makasingit. May nagtatry na mangyari ito. Kasi alam mo sinabi ni Senador Zubiric, 200,000 pounds ng sugar ang na-import na nandito na noong July pa. Pagkatapos, meron pang additional 160 or more or less 200. Basta ang pagtaya ni Senador Zubiric, aabot na mga 450 pounds ang in-import nila. Yung iba dumating na, yung iba paparating pa lang. Kaya nagtataka siya, bakit wala pa yung iba? Eh bakit meron silang plano na mag-import ulit ng another 300,000 pounds na ito yung controversial na inaprubang resolusyon na ayaw ng Pangulong Marcos Jr. So talaga itong Department of Agriculture at Sugar Regulatory Board at Administrator ay talagang mahilig sa importation. Ito pa yung sinabi ni Senador Zubiric kanina. Enough ang supply galing sa lokal. Marami raw sugar na sa bodega, tinatago, inuhold, para pag nagkaroon ng shortage, itataas nilang presyo para kumita ng malaki. Yan ang sinasabi ng senador. Antindi. Ang lakas daw ng proteksyon ng Negros, ano ba sinabi niya? Panay, Iloilo, Negros, dinong sa parte ng Visayas at Mindanao, malakas daw ang proteksyon ng sugar. Kaya hindi naniniwala sa Zubiric na merong shortage at dapat mag-import. Pero ganun pa man, nakapag-import na pala nung July pa at dumating na yung 200 pounds. Ang dami nun. Plus meron pang darating na na-import na rin nila. So ibig sabihin, noong bago natapos ang
ang Duterte administration, nagplano na sila. Kasi ito pala mga opisyalis na ito, yung mga dating opisyal. Yung mga board of director ay dating opisyal. Pati yung nag-resign na si Undersecretary Sebastian, dati na pala yan, taga diyan sa DA. Taga Department of Agriculture. Tapos ginawa pang chief of staff at secretary ng DA, Undersecretary. Okay, so ganun pong kasalimuot dito. So malinaw na malinaw yung sinasabi natin, tama yung desisyon ng Pangulo, huwag muna mag-import kung hanggat maaari kasi hindi siya niniwalang may shortage. At pangalawa, gusto niyang bigyan ng pagkakataon kapag produce ang mga local producer. At meron naman. So malinaw po, sabi nga ni, anong grabe yung ginamit na lingwahe kanina si Biri? Ah, wala ba kayong delikadesa? Magsipag-resign na daw kayo lahat. At bigyan ng pagkakataon ng Pangulo makapagtalaga ng mga taong mga nasiwa ng Sugar Regulatory Administration at Sugar Regulatory Board. Dalawa pala nag-resign, isang Joseph at isang member ng board. Eh, siyempre, chairman doon, yung secretary, pero ngayon presidente. So, siyempre, yung vice chairman, yung administrador ng Sugar Regulatory Administration. At saka isa pang civilian. Isa pang na-discover, nagula talaga ako doon, grabe. Matagal na palang sinusulong ni Sen. Subire na dapat magkaroon ng kinatawaan ang legitimate farmers na maging kinatawaan sa board, pero lagi daw nire-reject. Ngayon, ang lumalabas, yung dalawang kinatawaan ng board ay galing sa business group na launa. Apat lang sila eh. Yung chairman, o yung chairman, secretary ng DA, pero dahil ang secretary dyan, temporary si Pangulo, Marcos siya yun. At ang vice chairman, yung administrador ng Sugar Regulatory Administration. So, dalawa na sila. At yung dalawang member ng board, parehong galing sa business sector. Maraming magagalit, maraming nakakagalit. At katulad po ng sinabi ko nitong mga nakarang araw, eto, nagkatotoo na. Talagang pati mga senador, ay naniniwala na merong kalukuhan ng importation. Merong malaking racket sa importation. Kasi sinabi na mismo ng Senate President Juan Miguel Subiri, o mas kilalang Senador Mig Subiri, na garapalan at matindi.